Enero na, kaya early registration na. Ang early registration sa mga pampublikong paaralan ay gaganapin sa January 25 hanggang February 28, 2020. Ito ay may temang makapag-aral ay karapatan mo, magpalista ngayong Enero. Bakit nga ba isinasagawa ang early registration sa mga pampublikong paaralan? Ang maagang pagpapatala ay alinsunod sa kautusan ng Kagawaran ng Edukasyon o Deped Memorandum Order No. 3 Series of 2018 na naglalayong makuha ng maaga ang datos at impormasyon sa dami ng mga mag-aaral upang maging basihan ng nasabing ahensya sa posibleng pagdaragdag ng bilang ng mga guro, mga maaaring kakulangan sa paaralan, kagamitan sa pagtuturo, aklat at iba pang kailangang matugunan bago pa man sumapit ang pasukan. Layunin din ng DepEd na maiwasan ang mga problema na maaaring kaharapin pagsapit ng pagbubukas ng klase sa Hunyo 2020. Kinakailangan na malaman ng mga namumuno sa paaralan kung ilan ang kabuuang bilang ng mga papasok na estudyante upang makapaghanda ito ng maaga. Narito ang mga kinakailangan para sa mga batang papasok sa kindergarten. Sino-sino ang mga batang maaaring makapagpalista para sa kindergarten? Sila ang mga batang 5 taong gulang sa ika-isa ng Hunyo 2020. Ang mga batang ipinanganak mula ika-2 ng Hunyo hanggang ika-31 ng Agosto ay sasailalim sa assessment gamit ang ECD checklist. Kung ipinanganak ng ika-1 ng Setyembre pataas ang bata, maaari ba siyang makapag-kinder? Hindi po siya maaaring makapag-kinder. Mahigpit na ipinatutupad ang cut-off age policy na nakasaad sa DepEd Order No. 47 Series of 2016 at DepEd Order No. 20 Series of 2018. Paano naman kung nakapag-prep ang bata sa private school? Marunong nang magbasa. Maaari na ba siyang mag-grade 1 ngayong pasukan ng school year 2020-2021? Opo, ito ay kung ang bata ay may katibayan na siya ay nakatapos ng kinder sa private school at mayroong LRN o Learner's Reference Number. Paano kung ang bata ay nakapag-aral sa private school at edad ay para sa grade 1, ngunit hindi nabigyan ng LRN? Agad lamang pong pumunta sa Bureau of Education Assessment upang makakuha ng schedule upang mabigyan ng assessment ang bata kung nakuha na ba niya ang nararapat na mga competency sa kinder. Para naman po sa mga mag-aral na papasok sa grade 1, kailangang natapos ng bata ang kanyang kindergarten school year 2019-2020 at siya ay edad 5 sa loob ng taong panuruang 2019-2020. Paano kung hindi nakapag-kinder ang bata, ngunit siya ay overage na para sa grade 1? Maaari na po ba siyang mag-grade 1? Hindi po. Malinaw po sa DepEd Order No. 20 Series of 2018 na dapat may katibayan ang bata na siya ay nakatapos ng kindergarten kahit ano pa man ang kanyang edad. Ano-ano po ang mga kailangang dalhin o requirements para sa pagpapatala? Para po sa mga kindergarten, dalhin lamang ang kanilang birth certificate, photocopy at original copy. Mas mainam kung ito po ay NSO o PSA. Para naman po sa mga grade 1, dalhin lamang po ang birth certificate ng bata, photocopy at original copy. Mainam din po kung ito ay NSO o PSA. Dalhin rin po ang original kinder report card. Para naman po sa mga mag-aaral na papasok sa grade 7, kinakailangan sila ay grade 6 graduate or PEPT passer or ANE test passer o Philippine Educational Placement Test at ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test. Kailangan nilang dalhin ang kanilang SF9, formerly Form 138 o Transcript of Records. Dalhin din ang kanilang PSA birth certificate. Dalhin din ang resulta ng PEPT or ANE test nila. Para naman sa mga mag-aaral na papasok sa grade 11, kinakailangang sila ay grade 10 completer or
PEPT passer or ANE test passer. Dalhin lamang ang SF9 nung sila ay grade 10, formerly Form 138 or Transcript of Records. Dalhin din ang resulta ng PEPT or ANE test. Dalhin din ang PSA birth certificate. Para naman sa mga mag-aaral na nais pumasok sa ALS o Alternative Learning System. Maaaring pumasok ang mga out-of-school youth na Pilipino sa ALS. Dalhin lamang ang photocopy of birth certificate or baptismal certificate. Inaasahan po namin na tayo ay magkikita-kita sa early registration sa anumang pampublikong paaralan na malapit sa inyong lugar.